So, nagkaroon tayo ng isang matinding road trip. I think more than 1,000 kilometers yun. Dito sa South Island ng New Zealand, gamit ang Tesla. First time yung makasakay ng Tesla. This is the Tesla Model Y. And pinaka maikli na masasabi ko is sobrang solid ng ride, sobrang komportable, sobrang bilis. And pag may pera lang ako, bibili ako lima nito eh. Kaso wala akong pera. Kahit isa, wala akong pambili. Pero kung meron, bibili ako lima nito. Ganun kalupit, ganun kakomportable. And sobrang laki niya in terms of ng lalagay niyong gamit. May compartment sa likod, may compartment sa harap. Yung compartment sa likod, may secret pocket pa na pwede niyong paglagyan. Headroom wise, tingnan niyo, spacious. And then kahit dito sa harapan ko, tingnan niyo. Ayan, ang dami ko pang nilalagay na gamit sa harapan ko. Doon sa likod ko, marami pa rin na ilalagay. Na, I mean, dito sa likod ako, may mga gamit pa. Hindi pa rin nasisikipan yung natin sa likod. Ilang kami nakasakay dito? Lima ngayon. And parang wala lang doon sa sakyan. Hindi mo nararamdaman na napipil niya na hirap na hirap siya. So, kailangan lang dito syempre sa Tesla. Since electric vehicle siya, kailangan mong mag-charge from time to time. So, ang maganda dito sa New Zealand, maraming area or mga spots na may mga supercharger. So, mag-stopover ka lang, which is usually naman gagawin mo pag bumabiyahe ka, di ba? Mag-stopover ka and then dun ka na rin mag-charge. Yung isang charge niya, I think, is yung range niya is 400 to 500 kilometers. So, ang layo na nun, di ba? So, ang gagawin mo na lang, in between ng biyahe ninyo, mag-charge kayo. Itong sakay na to, pag nakatulog ka, siguradong magigising ka ulit. Mamaya pagka may ano, mag-a-alarm siya. Kunyari, nawawala ka dun sa lane, mag-a-alarm siya. So, katulad yan, ayan, nag-alarm. Ipapakita ko sa inyo, ha. So, ito, ayan yung sasakyan, and then may lane marking. Kapag napupunta ka ng onti dun sa lane, or nawawala ka saglit sa lane, mag-a-alarm siya. So, kunyari, nakatulog ka, di ba? Tapos, for some reason, bigla kang nawala nga sa lane, eh di tutunog. Katulad ng ganito, papakita lang namin na pero yung gagawin. Ayan, di ba? May kasama ka ng virtual na maingay. Di ba? Yung pagkano, yung kapag biglaan nawawala sa lane yung sumisigaw, nakatabing pasahero, yung Tesla na mismo yun. So meron siyang malaking parang screen dito sa so, lahat na nangyayari na andyan ang isakyan mo. Andito yung navigation, so may sarili siyang GPS. And then obviously itong screen na to is kumbaga parang marami pa siyang magagawa. Pwede kang mag-games diyan kung gusto mo. At saka pwede kang mag-internet if you want. Pwede kang mag-PlayStation dito. Nakakita na ako na may nagka-PlayStation sa ganito. So, tapos wala ka ng ibang makikita sa dash. Sobrang blanco na. Ito na, dito na lahat ng nangyayari. Kung may bubuksan ka sa mga compartment, dito mo na rin yun gagawin sa screen na to. And then yung manubela, it looks basic, pero hindi talaga. Pero, ayan. And then, yun, may auto steer. Oo, yun, importante yun. Safety feature nito. Ayan, katulad yan. Auto steer yan. Oh, no hands. No? Pero huwag niyong gagawin sa mga sakyan niyo yan. Ha? Huwag niyong gagawin sa mga sakyan niyo yan. Ito lang, meron lang. So, nagkaroon ng ano dito. Parang yan yung perimeter ng auto. So, yan yung susundan niya. So, nadidetect niya rin. Basta kung ano yung nasa harapan ninyo, makikita niya. Kung may cones dyan, makikita niya yun sa camera and then i-display niya dito. So, nakikita niya lahat yan. Pati yung sakyan sa harapan niyo. Ayun, nakita niyo yung cones. So, ganito kalupit yung nadidetect ng Tesla. Nakita niyo yung mga cones na yan? Yan, di ba? Oh. Nakikita rin dito sa display ng Tesla. Hindi kayo na. Tingnan niyo. Ngayon ang nakalagay 100 max, di ba? Pero pag nakita niyo yung 70 na yan, yan sa kalsada, 70. Magpapalit ng 70. Oh, ha? It's magic! Oh, di ba? Very smart.
So kapag ka pa naman nagkamali ka pa dyan, ewan ko na lang anong mga ginawa na yan. Okay, meron pa pala, tapos sa ilalim pala itong screen, merong wireless charging na mga gamit ninyo na pwedeng wireless charge. And lahat dito push button, lahat, pati yung paglabas sa pintuan push button. Ayan, push. Siyempre hindi ko i-push button ngayon kasi baka bigla akong tumulit palabas, di ba? Pero ayan yung push button. And then, dito sa loob, kita nyo, sunroof! Wow! Isa yan sa mga sign na mayaman yung mayari. Kapag yung sasakyan nila may sunroof. Ayan o, sunroof! Sunroof, baby! Oh, pagka may sunroof yung sasakyan ng sinakyan nyo, matik yan, wala nang tanong-tanong mayaman yung mayari. Seryoso. So, sobrang solid talaga nitong Tesla. Ewan ko pa kung baka maraming hater to. Boo. Pero, boo sa mga haters nito. Diba? Pero, sabi ko nga, kung may pera na talaga ako, bibili ako 5 nito. Ganong kalupit. Thank you. Woo, ngas. Woo. Thank you. Nakapag-drive ako Tesla.